Ang simula ng aklat ni Esdras. Nang unang taon ng pamamahala ni Haring Ciro sa Persya, nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon. Nangyari ito upang matupad ang kanyang salita sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Kaya si Haring Ciro ay sumulat ng ganito. Niloob ng Panginoon, ng Diyos ng kalangitan, na masakop ko ang lahat ng bansa sa daigdig at sinabi niya sa aking ipagtayo ko siya ng isang templo sa Jerusalem, Juda. Kaya pinahihintulutan ko ang lahat ng Israelita na magpunta sa Jerusalem, ang bayan ng kanilang Diyos, upang itayong muli ang bahay ng Panginoon, pagpalainawa sila ng Diyos. Lahat ng mamamayan sa lugar na may Israelita ay tutulong sa kanila. Bigyan sila ng mga pilak, ginto at iba pang kailangan tulad ng mga hayop at mamahaling kasangkapan bukod sa kusang handog para sa templo ng Panginoon. Tumugon naman sa panawagang iyon ang mga puno ng sambahayan ng mga lipi ni na Juda at Benjamin, ang mga saserdote at mga levita, at lahat ng napukaw ang kalooban upang tumulong sa muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. At sila'y tinulungan ng mga mamamayan sa lupaing tinitirhan nila. Binigyan sila ng mga pilak at ginto. Binigyan din sila ng hayop at mamahaling kasangkapan bukod sa kusang handog nila. Ang Salita ng Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikit. Dakila ngang masasabi pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon kagalakay di kawasa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak dalay ani pagbalik. Ang pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang nagtatago na di malalantad, at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya, pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niyang nasa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa hanay po ng ating mga awit na Pilipino, na palagay ko ay madaling maalala ng mga senior citizens, ay yung tungkol sa ilaw na ang o ilaw sa gabing madilim. Napakaganda po ng diwa niyan. Ang ilaw sa gabing madilim ay nagpapalayas ng kadiliman. Nabanggit ko po yan sapagkat ito po ay isa sa mga tema ng maikli subalit malaman na ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang sinasabi po ng Panginoon, ang ilaw daw ay hindi itinatago sa ilalim ng mesa o anuman kung hindi inilalagay sa ibabaw upang mag-ikalat nito ang liwanag sa paligid. Na ang ibig sabihin sa atin, ang ilaw niya yan ay ang ating kabutihan, ang ating gawaing marangal na nakatutulong sa kapwa, ay magsilbing halimbawa sa ating kapwa. Hindi upang
ipagmalaki natin kung hindi ginagawa natin ito sapagkat ito ang dapat gawin. Ang gumawa ng mabuti, ang gumawa ng marangal, ang gumawa ng makatutulong at makaiigi sa kapwa, yan daw po ay parang ilaw na nagbibigay liwanag sa paligid at sa kapwa upang ito ay magaya din at matularan ng mas marami pa. Nang sa ganun, lumawak ng lumawak ang epekto, ika nga, ng ilaw na ito. Ito ang buhay na kaaya-aya sa Panginoon. So, iingatan lang po natin na hindi tayo nagiging proud o mayabang. Na hindi tayo nag-iisip na ako mas magaling pa sa aking kapwa kasi marami akong ginagawa. Hindi po. Gumawa tayo kahit na walang nakakakita ng kabutihang ginagawa natin sapagkat ang mahalaga po, nakikita tayo ng ating Panginoon. Sinasabi din po ng banal na ebanghelyo na ang mga taong binigyan ng mga gifts ng Panginoon, talents, gifts, mga kakayahan, ay hindi dapat ito itago kung hindi dapat gamitin sa ikabubuti ng kapwa, sa ikabubuti ng bayan, sibahan, paaralan, pamahalaan. Let us do our best with what God has given us. Kung anong ibinigay sa atin ng Panginoon, kung saan tayo magaling, gamitin natin ito. Kung magaling tayo magsalita, gamitin ito sa mabuti. Kung tayo magaling umawit, gamitin ito sa mabuti. Kung magaling tayo sa anumang bagay, gamitin natin ito, ika nga, for the greater glory of God and for the good of others. Sa ganitong pamamaraan, ang liwanag na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay magiging tanglaw sa ating kapwa na magningas din ng liwanag ng galing sa ating Panginoon, ang tunay na liwanag ng sandaigdigan. Amen. Saw when he opened his eyes for the first time. I know that it was some loving nights, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth. All alone and unwelcome, he came to this earth. A quiet night in a cold manger, all alone and unwelcome in his own, just another stranger.